This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel are meant for educational and informational purposes only. I cannot guarantee you will make money nor will have the same experience as mine in this video. I'm just showing you different websites, apps, and methods that have the potential of making money. I'm not also a financial advisor nor an expert in such. So make sure you always do your own research first. Heyo mga ka-Gigi, welcome back sa aking YouTube channel. And for today guys, meron na naman po tayong updated info video about sa Nintia Estate. So kung hindi nyo pa napapanood guys yung aking first video about sa Nintia Estate, make sure guys na panoorin nyo muna yon bago kayo mag-proceed dito para at least aware yung mga newbies no kung ano po itong NFT game na to no. Dito kasi guys, i-explain ko lang sa inyo about naman do sa pag-claim ng rewards nyo. So ano pa bang hinihintay natin guys? Simulan na natin! So mga ka-GG, paano nga ba mag-claim ng NE tokens nyo dito sa Nintia Estate no? So nakita nyo dito guys yung NE ko naging 5,896 na. Okay, so para mag-claim kayo ng NE tokens nyo dito, click nyo lang itong bahay tapos merong money bag dito. So makikita nyo dito guys na hindi pa ako pwedeng mag-claim ngayon kasi kaka-claim ko lang kahapon. Okay, so every 7 days po ang claiming dito sa Nintia Estate. So sa pag-claiming ko kahapon guys, kasi meron ako naiwan dito na 1,000 NE. So ang total na NE na nakuha ko is halos nasa 4,896, okay, na NE tokens. So kung i-convert nyo yun guys, para malaman yung conversion ng NE to Nintia token no? So check natin sa marketplace para at least aware din yung iba na para malaman nila kung paano ba mag-convert ng NE to Nintia no. So dito tayo sa marketplace. So makikita nyo ito yung mga properties nyo dyan din. Then pupunta kayo dito guys sa my cash no. So ito swap nyo lang pataas. Then ilagay nyo for example yung amount nyo, yung 4,896, kasi nga may naiwan ako dito na 1,000 NE no. So ayan siya, 39.1. So kung i-convert nyo yan sa mismong coin gecko no, para at least aware kayo kung how much ba yan. So hanapin nyo lang dito yung Nintia. Okay, ito siya yung Ninti tokens. Para at least makita nyo. Ayan siya, yung price niya ngayon. Then, 39.1. So, ayan yung price ko per week, guys. So, 7 days to, yung 4,896, no? So, ayan yung calculation natin per week. So, kung for example lang investment ngayon kasi guys sa Nintia, ito kasi guys makikita nyo dito, no? Pwede kayong mag-check sa my lands. Ayan, no? So, punta tayo dito sa may P2P. Kasi best way to buy cheap NFTs is dito sa mismong P2P market, no? So, ang common or minimum ngayon ng price per NFT dito is 195. So, yung 195 na yun, how much yan? 1,361. So, based on sa, di naman natin masasabi kasi guys, kung fix yan eh. Kasi pabago-bago ang price ng isang token, di ba? So, possible ang ROI nyo dito is less than 15 days or more than pa kasi pabago-bago nga yung token price ng isang NFT token no. So gaya nga na sinabi ko kanina, yung 39.1 na yan kung doon sa investment nyo ng NFT nyo is nasa 195 Ninti tokens, ibabawas nyo yan. So let's say mga 4 to 5 weeks yan as of sa price ngayon ng Nintia token. Pero kapag tumaas yan, mga less than 15 days yan. Okay, take note nyo guys ha. Dapat marunong kayo mag-calculate ng ROI nyo. Ganyan naman talaga, di ba, pag sa business, no? So, kailangan maka-ROI ka muna. Then the rest, doon na patuloy yung recompounding ng investment nyo pag nabawi nyo na yung capital nyo dito sa isang NFT game, di ba? So, ayun, ito nga yung total natin sa price ngayon ha, as of today ng Ninti tokens.
So, 272. So, mga nasa, ano yan, $4 per week. So, kung babawiin nyo yung puhunan nyo nga dito, for example nga, nakabili kayo sa P2P market and yung price is 195 yung pinaka-minimum na nabili nyo, then, mababawi nyo yan, guys, within 1 month yung investment nyo kapag meron kayong isang property. Pero pag dalawang property, mas malaki ang ROI nyo, no? Yung multiplier ng investment nyo dito or yung mismong ROI nyo pagbalik sa inyo. Okay? So, sa akin kasi, isa lang yung aking property kaya medyo mabagal yung pagbalik ng ROI ko. Siguro 1 month pa to bago bumalik sa akin mismo yung capital ko. Pero, syempre, mas nung lumusbong yung mismong game itself na, no, syempre, malaki din yung invest natin. So, hindi natin masasabi kung kailan. Pero, for the sake of the video, para at least makita nyo yung experience ko dito sa game itself, no, para at least aware kayo. So, ayan siya, guys. Isang property lang tayo. Then, binenta ko yung land ko kasi nga, nung time na nakita kong pababa yung price, at least nakaabot tayo, nakabenta tayo ng land. And, kahit pa paano, na-less naman yung sa ROI natin. And, makikita nyo naman dito sa game itself, no, na nagpapatuloy pa rin tayo sa pagmamining ng Ninja Tokens. Ang isa pang dapat nyo tingnan dito, guys, is yung electricity nyo, no. So, sa latest update nga nila, meron na pong electricity itong Ninja Estate nung past week, no. So, dito, ang gagawin nyo, ayun, nakita nyo, it doesn't have electricity, remember to pay it before you want to get a bonus on rent, okay? So, kailangan magbayad muna tayo dahil deadline ko, naputulan lang tayo ng kuryente is kahapon. So, pay electricity natin. So, kung may ninja token ako, check ko lang ah. So, meron naman tayo ninja tokens, guys. Gagawin ko is babayaran ko for 8 days. So, ayan siya, guys. 10.54. Para at least hindi na ako mag-iisip kung how much yung babayaran ko sa kuryente, no. So, at least 1 week yan. So, to summarize, guys, no, yung ating video for today. So, tinuro ko sa inyo kung paano mag-claim ng NE tokens and paano mag-convert nito sa Ninja or Ninty tokens, no. Then, tinuro ko rin po kung paano magbayad ng kuryente. For more updates, guys, I suggest na i-follow nyo po yung Ninja Estate sa kanilang mga social media platforms such as Discord, Telegram, Twitter and more, no, para at least aware kayo sa mga latest updates nila such as this one, yung mga patch update nila kahapon kasi nag-maintenance sila, diba? So ito eh, no, may adjustment sa electricity system. So ayun, for example, house plus 340 NE per day, ayun, no, may progress na siya. Income for a 5 bedroom house, ayun, no, may flashlight mansion, ayun, yung mga adjustment. Then ayun, makikita nyo na may bonuses sila per property per day. And pag in-include nyo yung expense daw, may net income bonus kayo na 10%. If you pay at a discount, this net bonus will be higher. So, in-adjust din nila yung Ninty holding system nila. So, for example, 10% discount for hold over 25 Ninty, 10% discount for hold over 100 Ninty tokens. Yan. So, eto guys, makikita nyo na decided sila nag-adjust for electricity prices to achieve better adaptability between this feature and the token price. So, magkakaroon pa sila ng discounts in the future, no? So, and yung base price in Ninty is 0.45 Ninty remains the same. Then, base price in BNB is 1.55 Ninty at BNB exchange rate. So, ayan, makikita nyo dito sa kanilang Discord yung adjustment, to. Ayan siya, guys. So, electricity system adjustment. Electricity is now optional. New prices. Pero guys, I suggest kasi dito sa kanilang update, no, yung sinasabi na ditong optional, ibig sabihin lang nito, kung ayaw nyo ng bonus or mas mabilis ang pagbalik ng ROI nyo, nasa inyo yan kung magbabayad kayo o hindi. Ito kasi, yung sinabi ko sa inyo kahapon, ito po yung update po for the game itself, no. So, kaka-update lang nila to kahapon. So, pwede nyo i-check yan, guys, no. So, optional na lang daw as of now, ah, pero pwede yan magbago. Then yung minting nila nag-adjust din, guys. So yung dating 350 minting ng NFTs nila naging 250 na lamang, and nag-increase sila from 4 to 6 rooms naging 5 to 6 rooms na, no. And yung land shop is closed na. Then ito, guys, yung daily task, okay. So rewards for repairing property 100 NE naging 150 NE na. 6 daily cleanings per property up to 4 properties.
4 daily cleanings if you own a land, if the land is origin, 6 instead. Rewards for cleaning a dirty property, 50 NE to 100 NE. Rewards for cleaning a clean property, 35 to 50 NE. So, lagi kayong maglinis daw, guys, ng property nyo, no? So, ayan nyo, guys, makikita nyo, no? So, we have made adjustments to make the ROIs a little shorter, assuming the user does all his daily cleanings and pays for electricity. Ayun o, kung gaano kahalaga, guys, yung pagbayad ng electricity nga, mas mabilis yung ROI nyo. So, for example, may house kayo, 19 days ROI yan, mansion is 14 days, building is 10 days, and yung kapag may skyscraper kayo, 7 days ROI lamang yan, kapag nagagawa nyo yung daily cleanings. Okay, take note nyo yan. So, ayun siya, guys, oh, para makita nyo maigi. Then, ito nga yung sa ROI adjustment on multiple properties. So, pag isang house kayo, 37 days ROI, naging 19 days na nga lang. Two houses, from 54 days, ayun, naging 19 days na lang din, no? So, parang binalance nga nila yung gaming system dito. Para at least aware kayo, ayun siya, guys, lahat 19 days. Then, magkakaroon din sila ng staking. So, abangan natin yan, guys, no? So, mga ka-GG, hanggang dito lang po muna yung ating NFT game updated info video about sa Nintia Estate. And sana po makatulong itong video na to doon sa mga players na po or upcoming players pa ng Nintia Estate, no? And kung hindi ka pa nagsasubscribe sa aking YouTube channel, make sure to subscribe and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga upcoming videos ko dito sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa mga taong nag-stick around until the end of this video. I really appreciate you guys. Thank you po. And see you next time. Goodbye. Good vibes. Bye guys. See ya. Bye bye. Stay safe everyone.